Magandang umaga, magandang hapon, magandang araw, magandang gabi. Ano mga sa kayo makapanood ito, aking video. Basta kayo, mga sa aking nagkapanood dito sa aking channel. Ito, may video na po ako. Gusto ko po ipakita itong aking batch ng litos ngayon. Ito po ay medyo hindi maganda ang tubo nila. Ito ay gusto ko pong alamin kung ano talaga ang dahilan. Kasi mayroong mga factor po kung bakit ganito yung kanilang mga tubo. So sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa akin channel, mag-subscribe na po kayo upang updated po kayo sa aking mga susunod na mga upload. Sinsya na po na hindi tayo masyadong mag-upload ng mga video ng nakarang mga araw, busy po talaga. Okay? So may mga ginawa din ako na kailangan gawin. So hindi ako nakagawa ng video po para dito sa channel. Ito na po, ipakita ko sa inyo itong aking sitwasyon po sa aking greenhouse ngayon, aking hydroponic system dito sa aking channel. At huwag pong kalimutan, pindutin yung notification bell dito sa aking channel upang sigurado po updated kayo sa mga uploads ko. Samahan niyo po ako at ito ipakita po ang sitwasyon sa aking greenhouse ngayon, aking hydroponic system. Kaya po. Ito na po yung situation sa aking hydroponics ngayon. Ayan. Okay. Ito po, hindi maganda ang tubo ng Grand Rapid na seeds po. Ito na yung itinanim ko. Anyway, na bintahan na din ito. Na alis na yung medyo malalaki na. Ganun pa man, sa tingin ko po, hindi talaga maganda ang tubo kasi nagligi po talaga sila. Kahit nung maliit pa, ligi po sila. Okay, tulad po dito. Yan, maliit pa ito. Pero medyo nagligi talaga. Okay naman sa similya, yung before transplant. Pero nung na-transplant po sila, ay nagligi kahit dito po sa aking Ratke system, sila nakalagay at kahit po nandyan sa taas. Yan. So, first time ko pong tanim ng Grand Rapid. Di ko po alam kung ano ang tunay na dahilan dito. Sa panahon, kaya na laging makulimlim. Di tulad nung October at first week ng November na ang init po. Lalo na sa tanghali. At epektuhan din yung litos ko noon. Kaya hindi din maganda yung tubo noon nung October. Pero okay naman, nabinta rin naman. At pangalawa po, baka nga itong Grand Rapid po kailangan talaga ng init o sikat ng araw. Kasi last 9 po ako naglalagay na ng shade net dyan sa taas. Kung minsan makalimutan ko tanggalin pagkahapon, kung minsan gabi ko na matanggal kasi nga busy ako eh. So baka ito nga yung isa ding dahilan. O kaya baka nga hindi pwede dito sa aming lugar, itong Grand Rapid o lowland nga area. Hindi sila pwede na dito sila itanim. So hindi ko po alam kung tunay na dahilan talaga kung ano ang isa na tunay na dahilan kung bakit naging ganito. Yung ginagamit ko pong nutrient solution ay ganoon din naman yung ginagamit ko noon. O baka nga sa templada din ng nutrient solution, ng iba ang templada para dito sa Grand Rapid kaysa doon sa Altima ko na maganda ang tubo noon. So yan, ang isa na tinitingnan ko rin kung ano ba talaga ang dahilan na itong Grand Rapid ay nagliligi. Andiyan banda, nagligi talaga sila dyan. Oh. Medyo maliit yung mga steam. Maas. At yung dahon nila okay rin naman. Yung mga dahon nila okay naman. Kaya lang ligi nga. Pero itong Grand Rapid po ay hindi masyadong makulot yung mga dahon. Di tulad po dyan sa aking Altima.
Yan, ipakita ko po sa inyo kung bakit mayroon akong mga tima dyan na pinamulaklak. Bakit nga ba Grand Rapid ang naitanim ko ngayon? Grand Rapid ang na-order ko po sa Shopee. Actually, taga Davao ang seller nito. Kasi akala ko po, yung Grand Rapid po ay pareho din sa Altima. Kasi yung picture po doon sa kanilang store sa Shopee or ang picture nilagay nila, maganda yung picture sa Grand Rapid na para ding Altima na ang kulot po ng mga dahon. Yun pala ay hindi po pareho sa Altima. Ito ay hindi masyadong makulot. Yun, kasi may in-order ako na Green Altima sa Shopee din. Nung pinunla ko po ay hindi nag-germinate. Yun po ay galing sa Ramco Seeds. Yun po ang dahilan kung bakit nag-order ako ng Grand Rapid, kasi yung na-order ko na Ramco Seeds din na Green Altima na sa akala ko po ay katulad nung una ko nabili na Green Altima na ang ganda ng germination. Yun po, anim na pakiti ang nabili ko nung una. At naubos na po. Nag-order ako sa Shopee. Nung dumating po, nagpunla ako agad. Kasi gusto ko nga yung Altima ang itatanim. Maganda ang germination. At maganda rin po ang tubo dito sa aking hydroponic system. Kaya lang po, hindi po nag-germinate yung batch po ng Green Altima na na-order ko sa Shopee. So kaya ayaw ko nang mag-order po sa Shopee ulit ng ganun na seeds, lalo na kapag galing doon din sa sa seller na yon, kasi baka nga hindi naman mag-germinate. So apat na pakete po yung na-order ko. Kailangan ko na talaga magpunla kasi parang sunod-sunod yung aking pagtanim ng litos. So may nakita akong Grand Rapid. Ito na na-order ko po. At maganda rin naman ang mga review doon kasi sabi nila na maganda ang germination. So nag-order ako agad. At dito rin sa Davao, malapit lang dito sa South Cotabato. Kaya po, sabi ko madali itong ma-deliver. Dali lang naman ma-deliver po. So nagpunla ako agad at ito na po sila. Ito. So bali tatlong punlaan po ito. Yung may nauna po nito ng konti, malalaki na nabinta na yon. Ito yung pangalawa. Napunla itong ito diyan na natitira. At ito yung pangatlo. Yan po. Pangatlo. So yung mga maliliit diyan, diyan sa lalim. Yun ang pinagtaka ko din. Kasi hindi sabay-sabay na nag-germinate yung Grand Rapid po doon sa pangatlo ko na na punla. Nagtaka nga ako na konti lang yung nag-germinate, na mayroong hindi sabay-sabay, mayroong umuna, mayroong pangalawa na nag-germinate, at mayroong pangatlo, mayroong pang-apat nandiyan pa oh sa aking seedling tree. Okay, so sabay silang pinunla, mayroong tumubo na una, nataka ko mayroong pang sumunod na ilang araw, may pangatlo pa. Ito na yung mga maliliit dyan. Yan oh, yung maliliit dyan oh. So yung una at pangalawa kong pupunla, wala naman po problema ang pagtubo. Halos sabay-sabay naman talaga. Okay? Kaya lang hindi talaga 100% or 90-80%, mga 60% lang po yung nag-germinate. So noong nagtanim na ako nito, nakita ko na yung una kong tanim, itong Grand Rapid, yung una kong tanim nitong Grand Rapid ay dito naman sila nakalagay. Maganda ang tubo dito noon, dito sa may Ratki ko na yung Altima ko. Pero yung Grand Rapid po ay nagliligi talaga. Maliliit yung mga steam. Yun po, nung nakita ko po na hindi talaga maganda yung Grand Rapid dito sa aming lugar, nag-order ako ulit ng Green Altima. Ibang seller na po sa Shopee. Nakita ko doon sa picture na yung batch number ng seed na yon ay katulad noong una ko nabili na maganda ang germination. Magkapareho po ang batch number doon sa picture. Kaya umorder ako agad, apat na din pakete. Kasi yung batch number po, noong una ko nabili na maganda ang germination, yun ang hinahanap ko. Kasi yung pangalawa kong bili na Green Altima ay iba yung batch number at hindi nag-germinate. Walang nag-germinate po kahit isa talaga, kahit anong gawin ko po. Yung ipakita ko sa video, yung ilagay ko sa may patio, tumubo po nag-germinate sila after 10 days. Pero nung ipinunla ko po ay hindi po nagkaroon ng mga ugat, hindi nabubuhay. Sabi ko hindi nga maganda ito. Umorder ako ulit ng Green Altima na ang nasa picture ay parehong batch nung una ko nabili.
Dumating po, nung dumating po ay hindi yung nasa picture ang ipinadala. Parehong batch po nung na-order ko na hindi nag-germinate. Sabi ko naubos na yata yung batch na maganda, yung batch pag-repack siguro, no? Yung ibig sabihin ng batch number. Naubos na siguro yung pinadala po, yung ibang batch na po na magkasing batch number doon sa na-order ko na hindi nag-germinate. So, nagtunla ako po, tinunla ko agad kasi kailangan ko talaga magtanim na ng Altima. Ganun din po, after 3 days, after 4 days, ngayon ilang araw na hindi po nag-germinate. Sabi ko, pareho ito kasi doon sa na-order ko na hindi nag-germinate. Okay, yan po ang aking update dito sa aking greenhouse, sa aking hydroponic system, dito sa aking channel. Maraming salamat sa panood. God bless po and bye-bye.